have you. Hello everyone, I'm Dan Calma and welcome to DC Graphics. In this video, pag-uusapan natin yung review namin dito sa GraphTech CE7000. So itong GraphTech namin is acquire namin 2 months ago. So hindi pa namin siya ginawa ng review kasi nga siguro masyado pang maaga. Ginawa namin is ginamit muna namin siya para malaman namin kung ano yung potential niya, kung anong meron sa kanya, kung ano ba yung kaibahan niya compared dun sa mga budget-friendly na cutter platter. So, ito ang first ano namin. Bukod syempre kay Craft Robos. Craft Robos is GraphTech din. Pero hindi natin pwedeng i-compare sa kanya kasi napakalaking diferensya syempre. Si Craft Robo nga pala, sa hindi nakakaalam, ito siya. So, A4 platter lang siya. Pero kung makikita nyo, GraphTech din yung may gawa. So, ito yung first GraphTech namin na 24 inches. Sa pagkakalam ko, ito yung latest ng GraphTech sa mga CE series nila. So, malaki yung kaibahan niya. Kasi ako, may kameyo ako, meron kaming kuyi. So, malaki ang kaibahan ni GraphTech. And baka sabihin kasi nung iba, unfair kung i-compare yan kasi sa price point pa lang malaki na diferensya. Totoo po yun. Pero ang bala ko lang i-point is yung tulad sa mga gustong bumili ng GraphTech, nagkakaraniwang kasalukuyang gumagamit ng mga budget friendly na platter like Kuyi, like kung ano yung brand dyan na maraming brand na mga budget friendly na platter. So yun, i-compare natin siya, hindi dahil sa ano, yun nga, para malaman natin kung ano yung advantage nito compared sa kanya. Pero sa price point, talagang syempre advantage yun ng i-compare natin siya sa Kuyi ko, yun na lang, sa Kuyi ko na MC630. So ano nga bang meron kay GraphTech? Si GraphTech po is advanced yung technology niya. So hindi siya basta ano, yung isa pang ano dito yung learning curve, hindi siya ganoon kasi dali ng sa mga budget friendly na platter. So marami siya ano. Ito meron siya mga condition, 8 conditions. 8 conditions na yun, yun yung preset sa mga settings. Like for example, kailangan mo ng mas mataas na force, mas mabagal na speed. Yung sa 8 na yon, yung preset na yon, pwede mo silang i-preset doon kung alin man doon yung gusto mong gawing preset para doon. Like for example, yung 1, gusto mo siya mabilis pero mababa yung force. Yung condition 2, pwedeng mas lalim yung talab, mas mabagal yung speed. And pwede rin siya, pwede mo rin siyang gamitin doon sa kanyang kasi ito, mayroon itong channel dito. So, bukod sa cutting strip niya, may channel siya dito na pwede mong gamitin kung magda-die cut ka. So, safe yung cutting strip mo. So, hindi masisira yung cutting strip mo kasi hindi tatama dun yung blade. Yun, isa pa yung advantage nito, no? Yung plunger mo, yung blade holder mo, imove mo siya forward kung magda-die cut ka. Para yung blade mo, dun siya tatama sa channel o dun sa kanal. Aluminum channel. So, yung cutting strip mo, safe siya, hindi siya masisira. So, yun, yung mga condition niya, depende dun. Kalimbawa, condition 3 para sa die cut, condition 4 para sa perf cut. And marami siyang, pwede mo siyang laro-laro yung settings mo para makuha mo yung pinaka optimum na settings para dun sa requirement, sa cutting requirement mo. And then isa pang maganda dito sa CE7000, hindi ko alam ko yung mga may mga FC din na bago. Meron na rin silang barcode system. So yung barcode system, ano nga ba yung barcode system? Nung una ko pa lang nakikita to sa internet, sabi ko para sa may barcode system kasi aanin mo yung barcode kung meron ka namang registration mark. Kasi dun pa rin sa registration mark mag may base yung cutter platter para makita ng accurate yung file. So si
Si barcode system po ng GrabTech is para sa madami siyang ano. Si barcode system po is pwedeng sa auto identification ng file. Like for example, ito, nagsalang ako. Like for example, may sinalang ako dito na yan, may barcode siya. Mapansin niyo yan, may barcode siya. So ngayon, hindi ko na kailangan i-locate yung file ko sa flash drive para lang i-cut niya itong sinalang ko media. So dahil may barcode siya, siya na yung mismo yung maghahanap sa flash drive kung anong file yung appropriate or yung kamatch ng barcode na to na nandun naka-store sa flash drive mo. So ayun, si barcode system is advantage natin para hindi na natin i-locate. Take for example, ang dami na 100 files meron ka sa flash drive mo, example 100 files, tapos isinalang mo yung medium mo. Ngayon, paano mo hahanapin sa flash drive mo yung file na yun? So kasi kung gagamit tayo ng PC, pwede naman, kaso medyo hassle din kasi magsasalang tayo dito, lalo kung malayo yung platter mo sa computer or kung marami kang platter na hindi mo na dapat, hindi mo na kayang pero ito naman is may LAN. So kung meron kang switch hub, kaya niyan. So kung may switch hub ka, pwede nakakonek yan. So pwede ko siyang gamitin sa PC online at saka offline gamit ang thumb drive o flash drive. So ngayon, ang isa pang advantage ng may barcode is kahit magkabaliktad ka ng salang, like reverse, ay isaset mo lang siya sa registration mark. Pag apply ka ng registration mark is dalawang end, start to end, meron kang barcode. So like for example, sinalang mo nang nakabaliktad pala, hindi mo napapansin, baliktad yung salang mo. So alam ni GrabTech na baliktad yung salang mo. So ang gagawin niya, ikakat pa rin niya yung media, depende dun sa file. Kasi alam niya na naka-reverse. Kasi alam niya yung barcode na ni-read niya is para dun sa dapat sa dulo. So ang isa pa, advantage nito, like for example, magkakat tayo ng roll to roll or magpiprint tayo ng roll to roll, magkakaibang file. So syempre magkakaiba dapat na barcode yun. So pag ikakat natin siya, pwede rin siyang roll to roll. So ang gagawin ni GrabTech is pagkatapos niya ikat yung isang file, i-read niya naman yung barcode nung sumunod na file and then ikakat niya ulit. So yun ang maganda, continuous cutting. No, pero ipapakita ko sa inyo, ito is i-run natin to gamit yung barcode. So ang gagawin natin is ayan. So ang gagawin lang natin dito ay siyempre ilalagay mo muna, i-mode natin sa origin yung blade. So ang ideal dyan is nasa unahan siya ng black mark yung blade, mga siguro half inch, mga ganyan. May black mark yan kasi pag dyan magbe-base yung machine natin, kasi pag nakita niya yung black mark, sasabihin niya, uy, may black mark doon, kailangan ko maghanap ng barcode kasi may black mark. So ang gagawin natin is i-origin lang natin dyan, pipindutin lang natin itong origin and then sasabihin niya new origin point is set. So next, instead na i-locate natin yung file sa ating flash drive, ang gagawin lang natin is pindutin natin itong barcode, tapos sasabihin niya ay position the tool carriage before the start mark and press enter key. So nagawa na natin kanina yon kasi dun tayo nag origin, so pe-press lang natin ng enter. Hindi ko mapapansin nyo, ano, na-detect niya yung black na mark and then binalikan niya kasi sabi niya may black na mark, kailangan mag-scan ng barcode. And then in-scan niya yung barcode and then automatic niyang nilocate sa flash drive yung file. So mukhang nagka-problema tayo ng konti. Ulitin lang natin kasi baka nasilaw si ano. So retry lang natin. Nasilaw lang si GrabTech dun sa
holographic. Anong nangyayari? So, ika-cancel muna natin. And then, ang gagawin lang natin is, gawin lang natin yung gaya ng ginawa natin kanina. Okay, origin lang natin. Origin. And sabi niyo, origin point is set, and then barcode, and then enter. So, ayan. Hopefully, mabasa na niyo yung registration mark. Ayan, nirig naman niyo yung barcode. Anong nangyayari? Mukhang minumulto yata tayo. Kasi dapat mababasa niya na yan eh. So check natin, baka misaligned yung pagkakasalang natin ng media. So posible. So cancel muna natin. So i-re-align ko lang yung media. Kasi baka tabing yung pagsalaw ko. Kasi lang yung kapag sinalaw eh. At inuulitin na lang natin. Ang isa pa pala sa maganda dito is tahimik. Napakatahimik niya. Hindi mo sobrang tahimik. Pero kung kukompare mo syempre kay Kuyi, ay napakaingay compared dito. So yun nga, dahil hindi naman sila ano. Yun ang isa sa mga binayaran natin dito. So, kaya mahal yung mga equipment ay dahil sa features, sa quality, and sa technical support din. Minsan binabayaran din natin. May bayad din yun. So, dapat pag mahal ang equipment, maganda na ano, yung technical support. So, ulitin ko lang yung ginawa natin kanina. So, nailagay na natin dyan. Origin lang ulit natin. Hopefully, ma-pick up na niya yung registration mark. And then, barcode. Enter. Walang problema sa barcode. Na-scan niya yung barcode. Ang problema, yung second na registration mark, dun siya pumapalya. Ayan, nahanapin niya. Ayun, na-pick up na. So, ibig sabihin, dun nga lang sa pagsalang ng media kanina kasi medyo nagmamadali ako. So, ayan. Yan pa ang isa niyang advantage, no? Yung speed. Ganyan po siya kabilis mag-cut. Actually, siya ay nasa maximum speed po. No, nasa, wait. Siya ay kaya mag-focus. Pasensya na kahit ayaw mag-auto-focus ng aming. Ayan. Siya ay naka 64. Hindi ko alam kung anong 64 yon. Siguro 640 per second. So, hindi ako sure. Pero yun yung maximum speed niya. So, pag tinaasan pa natin doon is, magbaback to, ano na siya? 5 yata, ang lowest niya, ang speed. So, ayan. Kung maririnig nyo, hindi siya ganun kaingay. Ayan o. Diba? And yung speed niya talaga, lalo kung marami tayong ano, nakatenggang cut job, mabilis natin matatapos. Tapos mamaya, isa sample ko sa inyo is ito ang gagawin natin sample mamaya. So magkaiba siya ng file. So ito, KYD and then EVO. So magkaiba din siya ng barcode. Kung mapapansin niyo yung number ng barcode ay iba po yan. So ayan ay mapapansin niyo, ito yung barcode ng EVO, ito yung barcode ng KYT. So magkaiba.
So, ang gagawin natin mamaya, papakita ko sa inyo kung paano niya i-continuous cut yung dalawang magkaibang file na yan. So, hintayin lang natin matapos to. Ayan. Kung cut to sa mga budget friendly na cutter, bukod sa maingay na, mabagal pa. So, kahit yung top speed nila, hindi pa rin ganyang kabilis. So, kaya po mahal ang GrafTech or yung mga ibang cutter like ni Maki or Roland. Kasi, yun ang binabayaran natin. Yung mga additional features na wala sa mga budget-friendly na platter. So, kung may budget kayo at gusto nyong mag-upgrade, pwede naman. So, nasa sa inyo. Pero kasi ang presyo nito is, lalo sa mga nagsisimula, ang presyo nito, makakapag-start na kayo ng isang printing business. Magkakompleto na kayo. Meron na kayong, siguro, PC na entry level. Meron kayong isang maliit na cutter platter, heat press. Basta siguro, makakapagtayo na kayo ng isang digital printing business sa presyo ng isang GrafTech CE 7000-60. So ayun, ganun kabilis, tapos agad. Ang size nito, hindi ako sure, pero siguro nasa ano to? 24 by 40 siguro. Pero ganun yung kabilis na tapos. Ba? So, na-attackan na natin yung barcode, yung speed, yung kung gaano siya ka... Hindi naman siya tahimik, pero hindi siya sobrang ingay. Medyo maingay lang siya kasi naka-top speed siya. Pero kung nasa naka-30 lang yan, or 40 something. And then, syempre, yung accuracy. Isa rin yan. So, anyway, ipapakita ko na sa inyo itong gamit pa rin ng barcode system ni GrafTech, magkaibang file sa isang media. Papakita ko sa inyo kung paano niya ikakat ng continuous. So this time, ayusin na natin yung pagsalang ng media para iwas na yung kabaliya. So yan. Set lang natin yung ano niya. Yan. Ang gagawin niya is i-detect niya yung ayan pa isang feature niya, no? Isa sa mga magandang features niya, ang ginagawa niya, dine-detect niya kung tama ba sa position yung pinch rollers. Kasi kung nandito yan, madedetect niya, hindi siya mag-start mag-cut. Kasi ang gagawin lang niya, idadrag lang niya itong, kung mali, kagaya ng ibang platters, idadrag niya itong pabagan ito, pero ito, maiiwan. So, malulukot yan. So, ang gagawin ni GrafTech, bago siya mag-start, idedetect niya muna yung mga pinch rollers kung tama yung location. Ngayon, kung tama yung location, ganyan yun, ready, sasabihin niya ready. And then, ang gagawin natin is i-origin ulit natin yung position niya. So, gaya kanina, mga half inch dun sa unahan ng black mark. And then, origin, press na natin yung origin. Sabi niya is new origin point is set. Gaya kanina, dahil gagamitin nga natin ulit yung barcode system niya, so, pipindutin lang natin yung barcode ulit. And then, sasabihin niya ulit ay position the roll carriage, blah, 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 blah. And then, enter lang natin. Ayan. Didetect niya ulit yung barcode. So, this time, medyo, sige, okay lang na ganun kabilis. Para din mas mabilis natin matapos yung review kasi medyo mahaba. So, ayan. Dinetect ulit niya yung apat na registration mark. Kung makikita nyo, ganun po kadali mag-cut sa GrafTech. No? So, hindi na natin kailangan hanapin pa yung file dun sa flash drive. Kasi kung maghahanap nga tayo, kung meron tayong 100, 200 files, so medyo abala yun. So, ang gagawin niya yun, alam na niya kung ano yung kinakat niya. Base dun sa barcode.
So i-montage na lang po muna natin to at medyo matagal-tagal. Ayan, pusa niyan dinetect yung second barcode nung second cut job. So ayan, sabi niya, na-detect na niya, o di ba? Ganun kadali. So hindi na natin kailangan siyang balik-balikan para i-set ulit yung ano niya. So ayan, alam na niya kung ano igakat niya ulit. Di ba? Alam na niya kung ano igakat niya. Ayan. Alam niyang ibo, yung barcode na yun, alam niya, is for Evo. So mga kadikit, marami pa siyang features na hindi ko pa masyadong na-explore kasi nga, alam mo, medyo busy na. O hindi pala medyo busy, talagang busy talaga kami sa aming business. So sana kayo din. Hindi ko ito pinopost para ipag-emo sa inyo. Bibigyan ko lang kayo ng konting istorya. So sabi mo nga sa inyo, na-acquire namin ito 2 months ago. So, siguro last year or isa ako sa mga nakikisa na all. Pag nakakita ko nung nag-focus sa mga group na GrabTech, isa ako sa nakikisa na all. Ngayon, meron na ako, di ba? So, okay lang makisa na all. Basta, huwag kayong titigil para makuha niyo yung gusto niyo. So, mahirap naman yung sana all lang, sana all, pero hindi naman tayo nag-busimita. So, kailangan, pag nag-sana all tayo, sasamahan natin ng pagsisikap, ng sipag, ng passion, ng pagmamahal sa negosyo. So, para yung sana all natin dati, maging, ano na, diba? Maging totoo na. So, yun lang, and sana may napulot kayo, or sana nagustuhan nyo yung review natin sa GrabTech. Hindi na natin pahabain kasi medyo kakapusin na rin yung ating storage. So yun yung sound niya, ganyan lang siya kaingay. Kung kayo merong MC or MG or MK na mga kuyi or i-transfer na kateplate, yung liyo niya, matatahimik yung mga yan. Hindi ka patatahimik yung mga yan. Hindi ka mo sinasabi na pangit sila. So, sa presyo nila, okay na okay sila. Actually, yung MC ko, eto to. Yung MC630 ko is gamit na gamit din yan. So, eto, MC tayo. Mayroon tayo dito cameo. Dila. So, hindi ko sila masyadong inaalam. Kasi kumbaga, malaki ng utang na loob ko sa kanila. Kasi, andyan na sila bago ko tumako. Kumbaga, isa sila sa mga naging dahilan para maabot ko to. So, yun lang. Sana magkaroon din kayo. No? Wini-wish ko talaga na sana lahat kayo, lahat tayo ay makuha natin lahat ng hinahangad natin na equipment para sa business natin. Kasi pag nag-upgrade tayo ng equipment, kumbaga parang mapapadali din yung ating trabaho kaya tayo nag-upgrade. So yun, susunod naman natin i-review is yung kapakasya nyo, yung Muto BJ628. So abangan nyo yun mga katiket, no? Isa sa mga maganda equipment na-acquire namin. Kaya tuwan-tuwa kami kasi napapublish yung trabaho namin. So hindi ko na pahabain, alright? Pangalawang beses ko na sinabi to, pero magpapaalam na ako. And shoutout nga pala sa, wait lang, shoutout pala tayo. So shoutout kay Kuya Will ng 137 Print and Cut. Kuya Will!
baka naman pwedeng makahingi ng jacket. Kahit jacket lang. Hindi, joke lang. And Kuya Will, Kuya Will ang ng 137 print and cut, no? Good luck sa business mo, more power sa business mo, and sana tuloy-tuloy yung ganda ng negosyo. More power, nasabi ko na yung kanina. And God bless, no? So maraming salamat at shout out din sa lahat ng member ng Sticker for Life, lahat ng so lahat ng member, admin, moderator, and mga members na walang sawang nag-share ng files, ng techniques, ng idea. So shout out sa inyong lahat, mabuhay kayo, good luck sa inyong mga negosyo, more power, and God bless. So yun, hilahan lang lagi pataas, maraming salamat, and bye bye. You